Paano nga ba pinayaman at binago ang buhay ni Junmar Fajardo sa pagiging basketballistang probinsyano? Pero bago natin ipagpatuloy pag-usapan ang kanyang totoong pinto sa kanyang buhay, ay kung bago kayo sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin nyo lamang ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video uploads. Ano nga ba si Junmar Fajardo sa totoong buhay? Siya ay isang Pinoy professional basketball player na kasalukuyang naglalaro sa San Miguel Vermin Team ng PBA na may bansag na The Kraken at ipinanganak sa Compostela at lumipat sila ng tirahan sa pinamungahan noong maliwit pa lamang siya. Kaya siya binansagan ng The Kraken dahil sa kanyang laki sa loob ng korte. Si Fajardo ay pinanganak noong November 17, 1989 at may tangkay na 6'10" at may timbang na 250 pounds. At naglalaro siya noong kanyang college day sa University of Cebu bilang center at napabilang siya sa PBA draft 2012 first pick first overall at pinili siya ng kukunan ng Petron Blaze Boosters. Bago siya napasabak at gumawa ng pangalan sa pagiging basketbolista, ay sanay na sanay si Junmar sa pagiging trabahong probinsyano at kanya nang nakagisnan ang pagiging isang mangingisda. Dahil sa kanyang ama at nadiskubre umano siya dahil sa impluensya at pagsasakripisyo ng kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang amang nangangarap para sa kanyang higanting anak. Ang mag-asawang Fajardo ay biniyayaan ng dalawang anak na lalaki na siyang nagbibigay ng buong swerte at yaman sa buong pamilya nila, lalo na si Junmar na napakabait na anak dahil tinaguyod niya ang kanyang mga magulang at di tinalikuran kahit pa sa kanyang malayong naabot sa pagiging sikat na manlalaro sa basketball. Ang dating binibuli noon at pinagtatawa ng probinsyano kid na manlalarong lampa raw ay gumagawa ng sariling pangalan sa liga ng PBA. At napaka-impresibo nga naman ang kanyang iginuhit sa loob ng larong basketball, lalo na sa larong pambansa. At siya lang naman ang nakapagkampiyon ng 8 beses. At 3 beses na naging PBA Finals MVP noong 2015 Governor's Cup, 2017, 2018 All-Filipino Cup at 2019 All-Filipino Cup. 6 na beses na Most Valuable Player mula noong 2014 to 2019 at 8 beses na naging Best Player of the Conference. 7 beses naging PBA All-Star noong 2013 hanggang 2019 at PBA Defensive Year of the Year 2015 at naging Most Improved Player noong 2014. Sino ba naman ang mag-aakala na ang katangkaran ni Junmar ang magpapayaman sa kanya at ang dating walang-wala sa buhay at di kayang ibigay sa kanyang mga magulang noon ay si Junmar Fajardo na ang nagpo-provide ngayon para sa kanyang mga pamilya. At alam nyo ba na si Junmar ay may sahod na aabot sa 420,000 pesos a month at ang kanyang annual na sahod ay aabot sa 5.4 million pesos. Kaya naman masasabi natin na ang kanyang estimated net worth ay abot sa halagang 100 million pesos dahil nga naman maraming mga bonuses at commercial endorsement din ang ating probinsyanong kababayang manglalaro dahil isa siyang big factor sa kanyang team na kinabibilangan. Malaki ang impluensya at naiambag sa laro ni Abay Junmar sa PBA kaya nakilala rin niya ang babaeng dating nagpapalundang sa kanyang puso sa loob at labas ng basketball court. Ika nga ang nagpapasigla sa kanyang bawat laro lalo't may taong nagpapaangat sa kanyang determinasyon. Kilalanin natin si Ariel Patnugon, isa rin siyang sikat na volleyball player, ang naging kasangga ni Junmar noon kapag may ups and downs ang binata. Laging nasa tabi ni Junmar ang kanyang GF na si Ariel Patnugon tuwing may laro siya sa PBA para sumuporta at napansin ang kanilang matamis na pagmamahalan dahil laging nakapokus sa kanila ang mata ng media. At naging usap-usapan pa ang kanilang long-time relationship. Pero ang kanilang matagal na pagsasama ay hindi naging forever. Dahil may mga balita di umano na hindi nakapiling ni Junmar ang kanyang long-time girlfriend. At may kapiling na itong iba. Ito ay usap-usapan lamang at hindi pa kumpirmado. At hindi na ito madalas nakikita sa bench tuwing may laro ang bagitong si Abay. May mga kumakalat na balita galing sa iba't ibang netizen na nakapansin na ang dating girlfriend ni Junmar ay hindi na nagpapakita sa loob ng korte kamakailan lamang sa laro ng binata. At hati ang kanilang mga prediksyon ukol sa dalawang magkasintahan. May iba na nagsasabi na naghiwalay na raw ang dalawa sa mabuting landas. At ang iba naman ay gumagawa ng isyo na may third party raw na namagitan sa kanilang dalawa. At ayon naman sa iba
ay baka busy raw sa kanilang bawat karera at kaya off muna ang kanilang relasyon. Walang nakakaalam sa estado ng relasyon ni Junmar at Ariel. Tanging ang magkasintahan lamang ang nakakaalam at makapagkumpirma sa kanilang pagsasama at pagmamahalan. Kung buhay pa ba o lanta na. Madalas kasing mapansin ng mga fans at netizen ang matamlay na relasyon kapag ang nasa likod nito ay mga sikat at bigating mga celebrity. Maraming mga fans at mga netizen ang humanga sa tambalang Junmar at Ariel dahil bagay ang dalawa lalo't pareho silang sikat na atleta at nagkakaintindihan umano sila dahil isa ang mula na umiikot sa kanilang karanasan sa buhay. Naitampok rin sa kwento ni Junmar na dating nakaranas siya ng pambubuli noon dahil walang-wala sila noon sa buhay at minsan gusto lang niyang makapagtapos sa high school para makatulong sa kanyang mga magulang na hirap din sa buhay noon. At ayon mismo sa ama at ina ni Junmar na lahat ng sinasahod ng kanyang anak ay sa kanila napupunta at nakabili pa umano sila ng lupain para sa kanilang mga alagang baka at may sarili pa silang mga palaisdaan. Sinong mag-aakala na ang dating zero balance sa buhay noon ay kayang bumili ng mamahaling sasakyan at iniregalo pa sa kanyang mga magulang ang Toyota Fortuner at may service pa rin siyang isang Toyota FJ Cruiser. Ayon sa Pinoy Basketball Champ na minsan kailangan rin umano bigyan ng gift ang sarili dahil pinaghirapan naman rin umano ito. Kaya nararapat rin umanong regaluhan ang pagsasakripisyo. Ang kanyang biniling sasakyan na white Toyota FJ Cruiser ay nagkakahalaga ng $36,000 o may katupas ng 1.7 million pesos. At kung nagustuhan ninyo ang aking video ay huwag kalimutang mag-iwan ng likes at i-comment nyo lamang ang inyong mga suggestion para sunod nating pag-usapan. Maraming salamat. Thank you and God bless.